Ayun sa kulang araw daw. Ano na yun? Ayun po, parang nanginayan ka ba? Parang sana sa akin nabigay yun. Kasi it's ano eh, parang Japanese era na parang feeling ko you can also parang it's your ano rin eh. Kasi from Maria Clara na napaka-success. Ngayon naman, nagawa niyo pa ako ng issue. Hindi ako, lagi-lagi kapag may proyekto na mahalaga at may katuturan, lagi-lagi mong inaasam na sana maging part ka noon. Pero kapag hindi na ibigay sa'yo, grateful enough ka pa rin kasi alam mo na challenge yon na matututo ka pa rin. Lalo na halimbawa di itong Widow's War, bago sa akin, nahirapan ako nung una, pero kailangan mo equip yung sarili mo. Alam mo na pag tinanggap mo yung proyekto, maraming challenges involved. Pero marami ka rin matututunan as a storyteller. Sir Derek, hindi halatang hindi mo first time itong murder mystery. Ang ganda. Thank parang so pelikula. Much. Pero alalaki ng shots. Ibibig pa lang yan. Mahirap pa mag-judge. Pero ginagawa namin yung best namin. Pero yung positive lahat. Ilang? 4, 5. Naka 5 weeks na kayo na. Oo, pero hindi masyadong sarado. Pero mas madami. Pero siyempre kakagulin namin yun. Tapos mahirap kasi yung mga locations eh. Ganun din naman, saka sobrang hirap ng Maria Clara at Ibarra. Pero lahat ng lahat ng mga magagandang bagay, pinaghihirapan siya. Hindi pwedeng bigla na lang siyang lalabas nung wala ka masyadong effort, parang ganun. So same thing, pag ako yung gumawa ng pulang araw, sure na sure ako, mahirap din siyang gawin. Yes. At pinaghihirapan nila yon. Sina Direk Dom, sa mga director, institusyon ng mga yan. Same team na gumawa ng Maria Clara at Ibarra. It's just that hindi ko team. So malaki yung ano yung inaasahan natin, di ba? Na ganun din yung lalabas. Pero alam ko na kung gano'ng kahirap gawin yung historical. At ganun naman din eto. Even naman yung may guardian alien, it feels like simpleng pagkukwento lang ng pagpapahalaga ng values dun sa buhay. Pero mahirap siya. Lahat naman ng project mahirap. So, ano man yung project na binibigay sa akin ng GMA, sobrang grateful ako. Kasi madami ding mga directors na hindi rin nabibigyan ng break. So, thankful ako na naniniwala sila na kahit na hindi ko forte, kahit na out of comfort zone ko, nagtitiwala pa rin sila na kaya kong gawin. Tama. Minsan, mas nauna pa silang maniwala dun sa sarili mo na kaya mo yan kaysa ikaw na nagda-doubt ka, kaya ko ba talaga ito? Yung parang yan. Ang galing lang po. And dahil nga, yung cast po dun, sina Sanya, sina Alden Richards, parang may dream ko pa na parang sana makawork mo si Alden. Isa siya sa mga biggest. Sa MMFF before, nagkita kami, tapos nilapitan niya ako, nilapitan ko siya, nag-usap kami na sana makagawa kami ng pelikula or project together. Sobrang looking forward ako doon. Kasi syempre si Alden, mahusay na artista yan. Alam ko kung gaano siya kagaling na storyteller. Gusto ko makipag-collaborate in a way na nililook forward ko kung gaano kaganda yung makikreate namin pareho. Tapos diba nagdi-direct din siya. Mm. Tapos artista. So solid siya na ano na storyteller. So excited ako na makawork. It's just that syempre busy siya. Ang dami niyang naka-line up. Yeah. Ako din sa totoong buhay. So hintayin natin yung tamang pagkakataon. Sana magtugtog. Magtugma, saka right project din. Any chance for top of mind pala, for example, magkakaroon ng movie ang Catherine Bernardo and Alden, tapos ikaw yung magdedirect. Gusto ko yun. Di ba? Sobrang, yung ginawa nila dun sa Hello Goodbye, Hello Love Goodbye. And then Hello Love again. Sobrang solid na parang pag pinapanood mo yung pelikula, hanggang sa matapos mo panoorin yung pelikula, nakikita mo yung character eh. Hindi yung mga artista, di ba? So ibig sabihin, nagtagumpay sila din sa pag-portray ng mga characters nila. Ang sarap maging part ng ganung klase ng project, di ba? Tapos ko pag nag-Catherine, tapos Alden, na-produce ko, isa sa mga wish list, isa sa mga bucket list mo bago ka mamatay bilang director. Ano na masasabi mo na dahil sa'yo na na-reborn ang Barda Love? Alam mo, sobrang saya ko dyan kasi syempre si ano naman, pareho naman sila, may career naman sila bago nila ako nakilala. Pero natutuwa ako na nung nag-meet kami, yun yung parang nag-conspire yung universe para ma-create yung Barda in such a way na hindi lang siya love team, kundi nabago yung buhay ni Barbie, nabago yung buhay ni ni David. Ang sarap sa pakiramdam na naging part ka, nakapag-contribute ka kahit papaano doon sa pagbabago ng buhay nila for betterment. Tapos, nakakatuwa kasi mga mabubuting tao yung mga yan, mga kaibigan ko. So every time, from time to time, nagme-message sila,
wina-wish ko sila lagi na sana pagbutihin, pag-usayan nila lagi kung ano man yung proyekto na dumating sa kanila. Kasi yun yung na-form sa amin dun sa Maria Clara Tibare. Naging pamilya kami, naging friends kami. So, hopeful ako lagi doon sa mga magagandang bagay na mangyayari dun sa kanila. Lalo-lalo na dun sa Barda as E. One question na lang, Direk. Knowing na yung mga cast ng Maria... Knowing na yung mga cast ng Maria Clara Tibare, Dennis Trillo, Barbie, David, halos lahat may mga awards. Julian San Jose, unfortunately, hindi pa siya nagkaroon ng award as Maria Clara Tibare. Meron! Meron! Ang alam ko, meron. Wow! Oo, kasi mahusay silang lahat, pero alam ni ano yon ni Jules yon na isa siya sa mga hinahangaan ko, isa siya sa mga tinutukan ko. Kasi naniniwala ako doon sa pagsasabuhay niya doon sa Maria Clara. Ibang Maria Clara yung ipinakita niya sa atin. Yung Maria Clara na alam natin dati ay mahinhin, pasukob, and all na pagiging pasibo. Doon sa pinaportray niya na si Maria Clara ay isang empowered woman. Kaya niyang gamitin yung ganda niya, kaya niyang gamitin yung dunong niya, hindi lamang para sa taong minamahal niya, kundi para sa bayan. Ang laking bagay nun, nagbago yung pagtingin natin doon sa Maria Clara at si Julie Anyo. Tumatak na sa kanya. Kasi kilala natin outside si Jules na hindi siya ganun, na dalagang Pilipina. Kasi fighter yan eh. Pero nagawa niya ng maayos. Tapos, ano na lang, anong kumanta siya ng Ave Maria, wala ibang makakagawa nun. Siya lang. Nag-trending. So, sobrang ano, awards lang naman sa totoong buhay yun. Pero yung ginawa niya, yung pagbuhay niya dun kay Maria Clara, it's more than an award. Kasi to be a Maria Clara, malaking bagay na yun. At nagawa niya ng mahusay, nagawa niya ng maayos. Alam ko, super proud si Jules at super proud din ako kasi maliban sa ginawa niya yung best niya, nagawa niya yung best para dun sa karakter. Direk Zigwan, last na talaga. Have you heard Kim Pao na sikat po sila right now? Kim Chiu and Paolo Avellino. Ah, yes! Yes, if you're given a chance po na magkaroon sila ng... Tapos ikaw yung magdadirect. Ako kasi, sa totoong buhay, hindi ako artista-oriented or hindi ako yung tao... Ay, paano ba yon? Hindi ako yung proseso ko kasi ay nagsisimula sa kwento at kumbagay yung mga tao, yung mga artista doon sa characters. Hindi siya pabaligtad na mag-work kami together, hahanap ng kwento na bagay sa kanila. Hindi siya ganoon. So, kaya nga yung pinaniniwalaan ko lagi ay yung kwento yung namimili ng kwentista or filmmaker na magkukwento sa kanila. And then, as a filmmaker, all you have to do ay ikwento siya ng best version niya. Parang ganoon. So, yung kwento yung naghahanap kung sino ang bagay sa kanya. Hindi yung the other way. So, naniniwala ako, if ever, super fan naman ako ni Paolo at ni Kim Chiu, tuwa ako sa kanila. Pero, yung tamang project, tamang pagkakataon, yung magdidikta kung mag-work kami together or hindi. Pero, given the chance, sobrang gustong-gusto ko, syempre. Pero, kaya naman kami gagawin ng pelikula ay dahil isa-serve namin kung ano yung hinihingi ng pelikula mismo. Diba? Galing, Direk. Invite na lang po everyone to please watch Widow's War. Hello, ako po si Zig Dulay, ang director po ng Widow's War. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang premiere ng aming serye, July 1 na po, Widow's War sa GMA Prime. Thank you, Direk.